isa na naman pong kwento ng pag-ibig ang ibabahagi ko ngayong araw na ito na magbibigay ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Ito po ay kwento ng isang dalaga na dahil sa kapusukan ay nabuntis at naglayas dahil sa kahihiyang pwedeng idulot nito sa kaniyang pamilya. Ano po kaya ang mangyayari sa kaawa-awang sanggol? Samahan niyo po ako sa pag-alam ng kwento ng kanyang buhay. Matagal nang kinukulit ni Angelo ang kanyang nililigawan na si Clarice kung nasaan ang kanyang pamilya dahil wala man lang ipinakikitang larawan ang kanyang nililigawan na si Clarice sa kanya. Si Angelo ay kapwa Pilipino at katrabaho sa kumpanyang pinapasukan niya roon. Ito ang naging pinakamalapit sa kaniya simula nung napadpad siya sa Amerika. Sa katagalan ay nahulog na rin ang loob niya dito at balak na niyang sagutin. Ngunit biglang napuno ng takot at lungkot ang kanyang puso nang marinig ang tanong na iyon. Hindi na ata siya kailanman makatatakas sa nakaraan. Hindi niya gusto ngunit biglang bumalik sa kanya ang lahat ng 7 taon na ang nakalilipas. Patawarin mo ako anak. Yun lang ang huling sinabi ni Clarice saka kinuha ang isang maliit na bagahe. Tinalikuran niya ang sanggol na payapang natutulog sa labas ng pinto ng isang ampunan at tumakbo na siya palayo habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha sa sakit na kanyang naramdaman dahilan sa kanyang ginawa. Nahulog siya sa depresyon nang magalit ang pamilya sa kanya dahil masisira daw ang kanilang pangalan. Gusto ng mga ito na ipalaglag ang bata, ngunit hindi siya pumayag. Mas lalong magiging masakit sa kanya dahil iniwan din siya sa ere ng nobyo dahil mula rin ito sa kilalang pamilya. Natakot siya para sa bata, kaya imbes na magdusa ito dahil sa kanya, nagpasya siyang iwanan ito sa isang ampunan. Tiyak kasi na magiging miserable lang ang buhay nito sa pader ng kanyang ama't ina na walang inisip kundi ang reputasyon ng kanilang pamilya. Pagkatapos talikuran ng anak ay nagpasya si Clarice na magtago sa ibang bansa at doon magsimula ng bagong buhay. Nagulat siya nang biglang dumampi na lamang ang kamay ni Angelo sa kanyang pisngi. Hindi niya na malayang umiiyak na pala siya. Tila naiintindihan naman ito ang emosyon niya at hindi na muling nagtanong kung nasaan ang kanyang pamilya at bakit wala man lang siyang larawan sa kanyang cellphone. Ngunit dahil inaasahan niya ito at balak na ring sagutin, nagpasya siyang ibahagi ang lahat. Hindi na rin kasi kaya ng loob niya ang sakit na kinikimkim sa mahabang panahon. Kung talikuran man siya ng binata sa kanyang ikukwento, ay tatanggapin niya ito. Matapos ang gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Hanggang isang araw nga ay sinagot na niya ito. Naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Ngunit kahit gayon ay hindi maalis sa puso ni Clarice ang bigat ng nakaraan. Nasaan na kaya ang anak ko? Mabubuting tao kaya ang kasama nito ngayon? Hindi lingid sa kaalaman ni Angelo na malalim pa rin ang sugat ni Clarice dala ng nakaraang taon. Kaya naman nagpasya siyang palihim na hanapin ang anak nito. Hindi niya ipinaalam sa nobya dahil tiyak na magagalit at tututol ito. Kahit sa kaibuturan ng puso nito ay nais nitong makapiling ang anak at nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Naging matagumpay ang kanyang investigasyon. Ngunit labis siyang nagulat sa resulta noon. Hindi tulad ng inaasahan ni Clarice, ang anak nito ay nasa poder ng mga magulang nito. Sa mga larawang nakalap niya ay mukhang masayang-masayang bata sa piling ng kanyang mga tunay na lolo at lola. Halong tuwa at pagkalito ang nararamdaman ni Angelo kung paano niya sasabihin sa nobya ang lahat. Han, naiisip mo ba minsan na bumalik sa Pilipinas? Maingat niyang tinanong dito isang araw. Agad na naglaho ang ngiti nito at tumuko. Ayaw niyang dalhin nito
ang bigat habang buhay. Kaya kinukumbinsi niya itong bumalik sila sa Pilipinas at harapin ang anak nito. Noong una ay maigting ang pagtutol nito, hanggang tila ba unti-unting lumalambot ang puso nito. Labis ang tuwa ni Angelo nang magdesisyon si Clarice na magbalik bayan. Nais nitong malaman man lang kung ayos lang ba ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit tanggap niyang hindi na iyon makakapiling. Hindi nito alam na matagal na rin niyang kinontak ang pamilya nito at niwalang bahid ng galit o pagkamuhi ang mga ito. Di gaya ng ikinatatakot ng dalaga. Sa halip ay narinig niya sa telepono ang pag-iyak ng mga ito at pasasalamat sa posibilidad na muling makapiling ang anak. Nang makalapag ang kanilang eroplano ay tila ba ayaw bumaba ni Clarice. Humigpit ang kapit niya sa kamay ng nobyo at tila ba nahihilo siya sa halo-halong kaba, tuwa at takot. Nagulat siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na mga mukha. Walang iba kundi ang kanyang ama't ina. Kung hindi pa siya hihilahin ni Angelo ay hindi siya makagagalaw sa kinatatayuan. Naghihintay siyang sampalin siya ng ama at makarinig ng masasakit na salita sa ina, ngunit isang mahigpit na yakap lang ang isinalubong ng mga ito sa kanya. Naluha na rin siya nang makitang pati ang istriktong ama ay lumuluha na rin. Lola, Lola, narinig niyang sabi ng isang bata sa kanyang likuran. Nanigas ang kanyang katawan nang magtama ang mga mata nila ng batang lalaki. Kapareho niya ang mga mata nito. Hindi makapaniwalang napalingon siya sa mga magulang. Nagkamali kami ng mama mo noon, Clarice. Nang iwan kami ng kaisa-isa naming anak, ay doon lang namin napagtantong ikaw ang pinakamahalagang bagay sa amin. Sinubukan ka naming habulin, ngunit walang balita tungkol sa'yo. Mabuti na lang at nahanap namin ang apo namin. At kahit doon man lang ay makabawi kami sa iyo. Doon lang at mahigpit na niyakap ni Clarice ang batang tinawag na Clarence. Tila sasabog ang puso niya nang magtanong ito. Ikaw po ba ang mami ko? Sabi ni Lolo, dadating ka daw ngayon eh. Sabi nito. Anak ko, Clarence, patawarin mo ang mami ha. Simula ngayon ay hinding-hindi na kita iiwan. Umiiyak pa rin sinasabi ni Clarice sa anak. Simula noon ay masayang nabuo muli ang pamilya. Sa Pilipinas na rin pinili na magpakasal ni Angelo at Clarice at naging masaya sila. Ubus na nagpapasalamat si Clarice sa Diyos na naig pa rin ang pagmamahal sa puso niya higit sa takot. Kung hindi ay baka bilanggo pa rin siya ng nakaraan at hindi niya mararanasan ang lubos na biyaya nito sa kaniyang buhay. At laking pasasalamat din niya na dumating si Angelo sa kanyang buhay na naging daan para harapin niya ang takot ng nakaraan at maging tunay na maligaya. Sa kwento po ng buhay ni Clarice, matututuhan po natin na kung tayo'y talagang nagmamahal, handa nating harapin ang anumang takot ng nakaraan at maging maligaya sa kinabukasan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ibinahagi ko ngayon, ay paki-like at pakilagay niyo rin po ng comment niyo sa baba. Paki-share niyo rin po sa mga kaibigan niyo. At kung hindi ka pa nakasusubscribe, ay mag-subscribe ka na. Paki-bell all din po para maging updated ka sa lahat ng mga kwento ng buhay na aking i-upload na nagbibigay ng aral at inspirasyon sa ating buhay. Marami pong salamat sa walang sawang sumusuporta sa aking munting channel.